Good afternoon guys, March 2022. Good afternoon, oras ay alas 2:50 ng hapon. Nandito tayo sa Del Monte Motors Direct sa Canlubang para final check natin yung 10003. Ito yung naka-video sa atin ngayon, 10003. Lalabas na rin po ito, kaya final check natin. Tingnan natin mabuti lahat ng mga kulang niya, lahat kung functional ba lahat ng mga switch, exhaust brake, lahat, preno, electrical, mechanical, at saka under chassis, lahat final check natin bago natin to i-deliver. So, ito na yung loob ng ating 1003 na biyaheng Bisaya. Okay guys, shout out sa mga taga-Bisaya dyan. May bago na naman pumbas tayo itong 10003. Ayan po itong ating 10003 kung saan ay Asia Star na rin. Ating 10003. Ayan yung mga taga-Bisayas dyan. Yan, Liluan. Taga-Liluan po. So ito na yun. Ito yung ating bus ngayon na lalabas. 10003. Marso 22 ng hapon ngayon. Maaari na po itong lumabas bukas. Ayan. So tinatawagan natin nating drivers dito para kuhain na nila itong bus nila pagkatapos nating i-final check, pagkatapos nating road test. Kunin na nila yung bus nila rito para may biyahe na agad nila ito. So yun ang mukha, ang pugi ng 10003 oh. Yan ang gwapong-gwapo na mukha ng 10003. Ayan. Ayan po. So ating titistingin mamaya, check natin para makita natin kung pwede nang ilabas talaga guys oh. Okay? So hintayin niyo, i-rotis muna natin ang bus. Yan, yan ulit ang mukha ng ating 10003. Ang guwapo po naman. Napakagwapo ng ating 10003. Ayan, so may kunting ayusin lang sa electrical. Kakabit lang kasi hindi nakabit. Tapos ilalabas na po ito, 10003. Yan po guys, ah, bago po natin ilabas talaga yung ating bus, lalo ito BIB Saya, talaga sinusuri natin mabuti ito, no? Talagang sinusuri natin mabuti na talagang bago pag lumabas dito sa ating shop ay talagang sinisigurado natin lahat ay wala nang gagawin kundi patakbuhin na lamang dahil kondisyon na po ang ating bus. So shoutout sa mga taga-Bisaya dyan. Ito yung ating 10003 na biyaheng Liluan. Babiyahin na rin po ito. Habol po ito sa kalakasan sa Holy Week. Ayan ha. May bagong bus po tayo, 10003. Abangan niyo po to guys, 10003. Na biyaheng Liluan. Hey.
Ngayon, kasabay na rin po yung ating tin 003 ay lalabas na rin po yung ating 14K. So bukas, i-road test muna natin itong ating 14K. So final check, lahat, PDI. So road test muna natin to 14K. Pagkatapos ng road test bukas ay pwede na rin pong itong labas. Pero yung tin 003, yan ang kasabayan nito. Pag lumabas yung 14K, lalabas na rin po yung tin 003. So tin 003, pinatawagan natin ang drivers. Driver, para bukas, pwede niya pick up in. Pero itong 14K, i-road test pa natin to bukas. Tara guys, pasukin natin ang loob ng ating 14K. Ayan. Woo. So, ayan. So, final check. Lahat si Kuya. Inayos ni Kuya yung mga pwedeng ayusin. Ayan, nire-review ni Kuya, no? So, talagang, sabi ko kanina, bago natin ilabas, kailangan pulidong-pulido ang bus natin na kung makagamitin na lang. Para kondisyon na kondisyon talaga kung baka gamitin na lang. Kaya yan, Kuya, anong ginagawa mo, Kuya? Retouch po. Ah, retouch. Ayun, yung retouch yung ginagawa ni Kuya. Kaya bago natin ilabas talaga to guys. Kaya ganyan, bukas, puro road test na po ito. Bago natin road test, kailangan maayos na kasi pagkatapos ng road test, ito ay i-release na po, po-release na po yung bus natin to pagkatapos ng road test natin. So, bukas, i-road test ko. At pa lahat electrical, mechanical, under chassis, lahat yan, pagka wala tayong mapansin na ano po man, ay pwede na po natin itong i-release. Okay? So yan, kagaya na ginagawa ni Kuya, yan, nire-touch niya para maayos na maayos ang bus natin bago ito lumabas. Diba? Kuya, ano pangalan mo? Michael po. Michael. Taga saan ka, Kuya? Bicol po. Ayan, Bicol. Shout out, Kuya, sa taga Bicol dyan. Shout out po. Ayan. Ayan, si Kuya Michael, isa sa mga naggagawa, ito siya nag-retouch dito sa Del Monte Motors. Ayan, may malaking ambag ni Kuya dito sa paggawa ng ating mga bus. Kasi pag wala si Kuya, pangit ang kalabasan ng bus natin. Kaya, yan, kaganyan. Sample sa ginagawa ni Kuya, nire-retouch yung mga kulay, ilang buhay na buhay ang kulay bago ito lumabas. So, yun guys. So, abangan nyo ito bukas. Update ko kayo bukas. Iti-treat this, i-root test natin ito bukas. Pagkatapos ng root test natin ay pwede na po itong ilabas. Pu-release na po, pwede na itong bumiyahe. Kaya ito yung 14K. 14K. Yan, at shoutout na rin sa mga taga-Limiri dyan, 576. Yan, lalabas na rin po natin 576 na biyayang Limiri. I-root test din po natin ito bukas. So, update ko kayo bukas. Kailangan root test muna natin ito bago natin ito ilabas. Ayan, yung 576 na biyayang Limiri. Ayan, shoutout sa inyo. So, nasa trimming section siya. So, inayos lahat na lang ni Kuya para bukas. For road test na po yung ating bus 576 na biyahing Limeri. Ayan. So, yan. Ginagawa nila Kuya. Kung nakikita nyo guys, may gumagawa pa dito sa loob. Final check lahat. Ginagawa nila yan. Para pag road test bukas, ay okay na. After road test, pag wala nang tayong mapansing ano pa man, for release na po ang ating bus for delivery na rin po. Ito yung ating 576. So, shout out sa yung mga taga-Limeri. Ito yung bagong bus ninyo. Ito yung 576. Yun, 576 na biyahing Limeri. Nasa trimming section na po siya, guys. Kaya bukas, for road test na po yan. Yan. So, Limeri boys! Limeri! Madadagdagan naman po ang inyong bus dyan sa Limeri. Yung 576. Ito rin yung ating 811 811 Kinglong na biyayang Lucena. For road test na rin po ito bukas. Ayan, for road test na rin ito bukas. Pagkatapos road test natin, for delivery na rin po itong ating 811. Ayan, Kinglong po ito, 811. Ayan, bukas for road test na rin po ito. Pagkatapos ng road test, kaya ganyan sinasabi ko, pwede na rin po itong bumiyahe o i-deliver sa kanila mga base. So tatawagan na lang yung mga drivers natin na for pick up na yung bus nila para sila nang kumuha dito sa ating Del Monte Canlobang. Ayan po yung ating 811 na biyahing Lucena. Shout out dyan sa mga biyahing Lucena na yan. May bagong bus na naman kayo, 811 na Kinglong. Ayan. So abang-abangan nyo lang ito. Isa sa mga araw na ito, bukas o sa magalawa, lalabas na po yung ating bus na 811. So abangan nyo lang guys, lahat ng mga taga-Lucena dyan. Okay.
ganun din ating 1442. Ayan, shoutout sa mga drivers, sa mga Bayang Bisaya, 1442. Ayan, ginagawa ni Kuya, pinapainal na ito ni Kuya. Pipinturahan na lang pagkatapos ni Kuya. Tapos, siguro, ischedule natin po road test ito kasi sa kasalukuyan, pinipinturahan pa ni Kuya yung ating 1442. Bayang Bisaya rin po ito. At pag natapos to, road test na repair, repair schedule po ito, ito. Anong pangalan mo, Kuya? Janila. Janila, taga saan ka, Kuya? Bicol. Bicol, saan sa Bicol? Kamto. Yan, Camarinesor, si Kuya Everly. Everly, yan, shout out sa iyo, Kuya Everly ng Camarinesor sa Bicol. Ayan. Yan, isa sa mga gumagawa dito sa Del Monte Motors Canlobang, isa si Kuya sa mga gumagawa ng mga bus natin, kaya malaking ambag si Kuya sa mga bus na bumabiyahe natin sa Biyahing Bicol. Okay, shout out si Kuya. Shout out lahat ng mga taga-Bicolano dyan. Ayan, ating 1442. Abangan na rin po natin to, pero for schedule pa natin to, guys, no? Kasi tiniturahan pa lang yung baba, tapos ikakabit pa natin yung mga upuan. Ayan, pagkatapos nito, ay pwede na po itong bumiyahe. So yun, guys, good afternoon. Yan, pasilipot sa Toa 9. Ito yung ating Toa 9 na dating ordinary aircon. Yan ay ginagawa nating Greyhound Express. So 2x2 siya, pero may CR siya. Yan, may CR yung ating bus na 219. So yan, may CR na siya, kung nakita nyo, guys. Ayan. So kinakabit yung mga upuan. Yan, kinakabit yung mga upuan. Gagawin itong Greyhound Express. So yan lang muna, pasilip lang muna sa inyo, guys. Abangan nyo yung vlog ko dito sa 219. So yan, nasa trimming section na siya. Lahat na yung mga wiring, kinakabit natin yung mga wire na yan. Yan, ganyan ang ginagawa ni Kuya. Ayan, so kinakabit yung wire. So pasilip lang. Sa sunod na vlog, abangan nyo itong vlog natin. Bus number 219 na ordinary aircon, ngayon ay ginagawang Greyhound Express. So yun, abangan nyo, guys, sunod natin vlog nyo sa bus number 219 na nagiging lazy boy na ngayon, Greyhound Express.